guys, check this out. Ang tawag dyan ay secondary clutch. Meron primary at merong secondary, at ito yung secondary na sa ilalim ng transmission kinakabit. So tignan natin. So ito na mga kaibigan, yung ating secondary clutch na in order online. Bali, brand new iyan. At yan ay napakahalaga dahil kung hindi nyo papalitan iyan, kakaroon pa rin ng problema yung ating pagdadrive dahil nakalagay din iyan sa may transmission. So ang importante, yung primary ay napalitan na natin at itong secondary clutch naman ay papalitan din natin. Ano? Siguro pangalawang beses ko nang pinalitan yung primary, itong secondary is once pa lang. So importante rin pala na itong secondary clutch ay papalitan na kapag dalawang beses na tayo nagpagawa ng primary clutch, ano. Kasi napaka-importante yan dahil kapag tayo ay nagbabiyahe at nagka-problema yung ating clutch, nako, hindi kayo tatakbo, mag-stuck kayo, pwedeng magkaroon ng problema sa daan dahil makaka-traffic tayo. So iyan ang nakalagay yan doon sa ilalim sa may transmission, mga kaibigan, ano. Ang problema kasi kapag may problema yung ating clutch, 'di ba? Pag pipindutin natin o ipupush natin yung ating clutch, matigas 'yan simula dun sa pinakaibabaw hanggang sa ilalim, ano. Pero kapag ang clutch natin ay pinush natin tapos kalahati malambot, kalahati ay matigas ng bahagya, magduto na kayo, kailangan niyo nang papalitan 'yan. Dahil pag hindi nyo pinapalitan iyan at hindi nyo pinagawa agad, magiging problema nyo iyan habang nasa biyahe kayo. Kasi nangyari na sa akin yan sa may parting Makati. Bali, binahe ko pa kahit na kalahati na lambot, kalahati matigas. Nakakapag-shift ng gear. Kaya lang, kalaunan, lumambot na talaga siya. So parang lumusot na yung clutch niya. So, ang nangyari, nagpataw na lang ako. Buti na lang, hindi sa mismong gitna ng kalsada tumirik. Kasi hindi mo may pasok yung cambio, yung gear, first gear. Kaya nakatabi pa ako at nagpataw na lang ako. Pero ang nangyari, kapag pagkatapos noon, after 2 hours na pag-iintay, bumalik na yung clutch niya. So, hindi ibig sabihin ay nag-sumingaw na yung pinaka-fluid niya o brake fluid. Lumusot lang siya tapos bumalik kasi may problema yung gasket sa may primary clutch. So nung makita ng mekaniko, pinabago na, kailangan ng palitan yung sa primary clutch, yung isang set noon. At pagkatapos nakita rin nila itong secondary clutch na kailangan na rin palitan. Kaya after a while ay pinapalitan ko na kagad, umorder ako online. Tapos ayun, sabi nga ng mekaniko, buti pinapalitan nyo na rin itong secondary dahil hindi kayo magkakaigi sa pagtakbo kapag yung primary lang ang inyong pinagawa. So, iyan, kinakabit na nila at medyo masigip din sa ilalim ng transmission kaya medyo tsaga-tsaga lang yung mekaniko sa pagkakabit ng secondary clutch, ano. Yan, kaya intay-intay lang tayo mga ilang minuto pa para magamit na natin yung sasakyan ng maayos, ano. Yan, kasi hindi naman tayo automatic transmission, ano, na hayahay lang sa pagdadrive. Ano, kasi manual itong nabili nating Grand Starex, kaya titignan lang lagi natin yung primary at secondary clutch, ano. So yan, ano, na-focus natin yung wrong side pero banda roon pa yung ikinabit mismo ng mekaniko sa may transmission, ano. Medyo madilim sa ilalim eh, kaya hindi nyo masyadong makikita. Pero ayun nga mga kaibigan, kapag ang ating ang ating sasakyan ay may problema sa pangilalim o kaya sa may parting engine, ipagawa na natin. At ito na may isang problema ng ating sasakyan, yung sa clutch nga. So iyan, sinasalinan na ng brake fluid kasi ibi-bleed iyan, ipapump yan para lumabas yung hangin, ano. Dahil na bawasan nga o natanggal na yung brake fluid na una dahil pinalitan ng secondary clutch eh. So ipupush natin yan, ibibleed natin para yun nga, yung hangin ay mawala na. Pagkatapos yan, matagal yun na magagamit yan mga kaibigan. Years na rin ang
tagal, ano, mga 3 or 5 years bago kayo magpalit ng bagong clutch, ano, bagong primary at saka secondary clutch. So ayan yung mga kaibigan, ano, yan yung press sa may parting primary clutch, ano, at yun naman pinakita natin kanina na pinalitan yun nga yung secondary clutch, ano. So yun lang mga kaibigan, importante na pahalagahan natin yung ating sasakyan kapag lagi natin ginagamit dahil abala sa trabaho. Kapag hindi natin ito inagapan, lalaki yung sira yan at magkakaroon ng problema, lalaki rin yung ating gastos. Kaya pag-ipunan natin, pondohan natin yung ating sasakyan kapag ginagamit natin sa trabaho para hindi magkaroon ng problema yung ating hindi makaabala sa ating trabaho at hindi lumaki yung sira ng ating sasakyan, ano. So ayan na naman uli, mga kaibigan, yung video na ating i-share, no. Sana meron kayong natutuhan dito sa ating topic tungkol sa secondary clutch at importante na agapan natin bago tayo lumarga sa ating mga gawain para wag magkaroon ng problema. At sana ay huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, ano. At muling tangkilikin natin ang mga Pilipino content. At susunod na pagkakataon, mag-upload tayo ng bagong video. At muli tayo matututo at magkakaroon ng kaalaman tungkol sa ating sasakyan. Yan, ano. Ingat kayo sa inyong pagbabiyahe, sa mga pupuntahan. Lagi nyong isipin na ang buhay ay napakahalaga. Kaya laging dapat nakakondisyon ang ating sasakyan. Alright, good day sa inyong lahat.